Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading po ito for Earth Sign. Ayan, Taurus, Virgo, and Capricorn. Take only what resonates, guys. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Kung cross-watcher ka, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Earth Sign. So, bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles dito depende sa mga nangyayari sa'yo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pahit na lang po ng subscribe button at notification bell para sa ibang channels natin, nandiyan na lang sa description box for personal reading Jing Tarot Reader. Paka-search na lang po sa Facebook, okay? So again, this is for Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Let's start your reading. One last shuffle na lang po. Simulan na natin for Earth Sign. Okay, so let's start your reading. Okay, main energy mo, Earth Sign, is the Queen of Wands and followed by the Eight of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius is also here with the Page of Swords. Okay, so sa nakikita natin dito with the Queen of Wands, you're focusing on yourself, on your business, on your career. Nakikita natin, alam mo, may angking kang kakayanan para magbigay ng advice sa iba, especially may kinalaman sa kanilang pinagkakitaan na nakikita natin makakatulong sa kanila, and it is you thinking about their future with the Eight of Cups. So nakikita natin sinishare mo yon, and nandito na lang itong pag-share mo ng ideas, kaalaman na ipinapamahagi mo sa iba, nasa sa kanila na lang kung kukunin nila yung advice na binibigay mo, which is yun yung nakikita natin. Meron kang angking kakayahan na magbigay ng advice, especially sa may kinalaman sa pinagkakitaan nila, especially nga mga negosyo, ganyan. And the Page of Swords is here. I feel so excited. Bakit excited? Kasi yung iba sa inyo with the Empress, meron ka mga something na ginagawa, mga bagong ginagawa or something na ginagawa na may kinalaman sa pag-aayos, pagpapaayos ng iyong sarili, okay? And nakakita tayo ng malaking improvements dahil dyan sa mga bagay na ginagawa mo na yan. So, pagdating sa love, sino ba itong person nakakonnect mo, Earth Sign? Sino itong person nakakonnect mo, Earth Sign, pagdating sa love? Spirit guides, angel guides for Earth Sign, please. Taurus, Virgo, Capricorn for Earth Sign, please. Okay. One last shuffle. Sino itong person nakakonnect mo pagdating sa love? Okay, your person is the Queen of Swords. Okay, si Queen of Swords, masyadong mailap, masyadong malayo, masyadong maiwas. Pwedeng cold ang kanyang energy. And the Magician is here. Your person is not being open or honest sa'yo. Nakakita tayo ng trickery dito . You know, being the Magician, iba yung pinapakita niya sa totoong ginagawa niya or sa emotions niya. Your person could be the, yung literal na Magician, it's someone na behind your back, iba yung sinasabi, iba yung emotions na pinaparamdam. And kaiba ito sa pinapakita niya, which is ang pinapakita niya is being the cold one with the Queen of Swords. Mailap, maiwas, malamig, malamig pa sa malamig, ano, ang nakikita natin dito sa person na ito. So yung iba sa inyo pwedeng hindi maganda ang connections, walang magandang komunikasyon. And nakikita natin, hindi lang sa'yo, no? Pati sa mga tao sa paligid niya, hindi siya nagiging honest dito. And I'm feeling like yung person mo with the Five of Swords is having problems pagdating. If you're dealing with a soulmate, may soulmate connection dito. Nagkakaroon ng problem, nagkakaroon ng pagkakagulo kasi hindi siya
nagiging tapat or open, hindi lang sa'yo, bagkus pati sa sarili niya, pati sa mga tao sa paligid niya. Okay? And, nakita nga pala ako ng electric fan or LEC. This could be a reading. Pwedeng kalilinis mo lang ng electric fan or kaayos mo lang. Kabibili. This could be a reading. Something to do with an electric fan or propeller. Especially yung propeller. But yung LEC yan or propeller. This could be a reading. Something to do with those things. Anyway, ano ang nasa isip mo regarding your person, earth sign? Okay, ang nasa isip mo is the Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. By the way, nakarinig ako ng mga tunog ng ibon. This could be a reading. Could be dealing with the person in the past. For what I can see here for now, with the Tower, bottom of the deck, ini-end mo yung connection ninyo. Or you feel like, nako, wag na, ayoko na. Kasi binigay ko naman na lahat, sinabi ko na lahat, ginawa ko na lahat, wala naman ako na pala. So the Tower moment is here. Maybe you're focusing on yourself, focusing on your future. And then pwedeng ini-end mo na muna yung pag-focus or pagbibigay ng attention or something dito sa person na ito. The Nine of Pentacles, kasi pakiramdam mo, hindi mo naman siya kailangan eh. Bakit ako magbibigay ng attention pa or something sa kanya? Hindi ko naman talaga siya, talaga siya kailangan. So you're focusing on yourself. Sa future mo. Yan. So ano naman na nasa isip ng person na ito towards you? For earth sign, please. For earth sign, please. Ano ang nasa isip nitong person na ito towards you, spirit guides, angel guides, for earth sign, please. Ano ang nasa isip ng person na ito patungkol sa'yo? The Nine of Pentacles, hinahangaan ka niya. The Nine of Pentacles, nakikita ka niya as the Nine of Pentacles, someone who is already successful, someone na nasa magandang kalagayan, someone na hindi kailangan ng kahit sino man sa buhay nila because you are already enough. Maybe nakikita ka ng person mo as a friend that could provide everything. Alam mo, kahit sa opposite sex, ganun din eh. Nakikita niya na kaya mong i-provide ang pangangailangan. Even though ikaw yung, ano, regardless of the gender, especially lang ito kung ikaw ang babae tapos siya yung lalaki, hangang-hanga siya sa'yo kasi kaya mong i-provide yung dapat ay siya ang nagpo-provide, dapat lalaki ang nagpo-provide. But this person sees you as the person na kaya mong maging breadwinner, you know what I mean? And you're like a dream, you know, na parang ikaw yung kapangapangarap eh, na parang limitado lang yung mga taong katulad mo or limitado lang yung, especially nga kung babaeng ganyan, na kayang mag-provide para sa ano, I don't know, but you might be this Queen of Wands who is very successful kasi hindi ka naman magbibigay din ng advice sa iba kung hindi ka rin naman, you know, kung down din naman ang buhay mo. So nakikita natin, pwedeng you're also on the top, no? And nakikita ng person mo, talaga nasa top ka. Okay? And what is your emotions? Yeah, ang pinaka-shortcut dito, ang tingin niya sa'yo ay ang taas-taas mo. Okay? Mataas ang tingin sa'yo ng person na ito. So, ano ang emotions mo towards this person? The Devil, Capricorn energy. I'm feeling like ang emotion mo for your person is that kung nakikipag-playful siya or nakikipaglaro siya sa emotions mo, then ganun na lang din ginagawa mo, no? Yung kumbaga, sige, hindi niya ako mahal, sige, hindi ko na rin siya mahal. Nakamove on na siya, okay, nakamove on na rin ako. Kumbaga, kung ano yung tingin mong ginagawa niya or pakiramdam niya sa'yo, binabalik mo na lang din eh. Which is, maybe you are also in denial sa emotions mo for your person. Dahil hindi ka rin nagiging honest sa sarili mo. Pero for some of you, kinakailangan mo lang talagang gawin yon para hindi ka masaktan, para hindi ka mapahamak. Parang niloko mo na lang din yung sarili mo na pinapaniwalang okay ka na, ganyan, na nakalimutan mo na yung person mo. But the Justice card is here, Libra energy. Just, you still want the truth here with the Star, Aquarius energy.
gusto mo pa rin ng truth dito sa person mo. So sa ngayon, ang tingin mo is wala nang pakialam yung person mo. So ganoon na lang din muna ang pinaparamdam mo dito. So how about your person? Ano namang emotion niya para sa'yo? There's a lot of love. The Knight of Cups. The Knight of Cups, punong-puno ng emotions. Tell me about this Knight of Cups. Yeah, the Star. Sabi ko na nga ba, diba? Mataas ang tingin sa'yo. The Star is like your wish fulfillment. Yun yung pangarap, yun yung gusto. Sabi ko nga sa'yo, maaaring ikaw yung parang pangarap nitong taong ito. But, you know, with the Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Pero siyang plano dito eh. I think may kinalaman sa money. Okay. Plano na may kinalaman sa pera. So what will happen in the near future for the both of you? At the Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Nine of Cups. The Three of Swords. Bottom of the deck is the Chariot. Nine of Swords. Ayan, yung person mo, nakakita ko na, yung both energy ninyo, merong the Chariot, Cancer energy, which is paglayo, pag-iwas, pag-walk away. Both of you are being the runner here sa connection. Pag-iwas, paglayo. And why? Because, actually, hindi ka naman literal na umiiwas, but because hindi mo ino-open yung doors mo, at hindi mo siya parang tinatawagan, hindi ikaw ang gumagawa ng actions regarding sa communication or what. Kasi maaaring hinihintay mo na lang. Siya na lang mag, actually hindi inihintay eh. Pero kung dadating, sige, ibubukas mo yung pintuan mo para sa kanya. Pero for now, in the near future, nakikita natin nagiging mas happy ka sa kung ano man yung mga meron ka. Magiging satisfied ka sa kung ano man yung success na natatamasa mo. I can see you being successful with the Nine of Cups. Ito, punong-puno ito ng card na ito ng success. And I can see you being successful. At kung makikita mo yung itsura mo dito, satisfied ka. Yung iba sa inyo, nakakaipon ka. Yung kinikita mo is sobra pa sa'yo. Sobra-sobra pa kaya na, and tendency nakakaipon ka dito. You are being more happier pagdating sa ngayon, hindi pa ganun kasaya, no? But in the near future, I'm seeing you being more happier dahil matatamasa mo yung mga bagay na hindi mo ina-expect na matatamasa mo. Hindi mo ina-expect talaga yun. Maybe in the past pangarap mo, pero hindi mo ina-expect na maa-achieve mo itong mga bagay na ito. Maganda yon. When it comes to money, maganda yung sinasabi. Pagdating sa person mo, medyo baliktad ano. Kasi with the Nine of Swords, ito card, ito ng puro kalungkutan, problema, bagsak na energy. So nakikita natin in the near future ang problema dito sa taong to. And with the Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Pwedeng problema, emotionally nandoon na rin, ano, problema sa sarili niya, problema sa pinagkaka, sa sarili niya mismo, sa personal niyang problema. And then, pagdating sa emotions niya, there's a lot of pain. Okay? At pwedeng ito'y nagiging dahilan kung bakit siya umiiwas or lumalayo din kasi nasasaktan siya. Hindi niya lang maamin na nasasaktan siya. This person really wants to end something. Meron siyang gustong mag-end dito. If you're dealing with the soulmate, hirap na si soulmate mo na nalabanan yung emotions niya. I feel like there's this Tower and the Two of Cups na gusto niya mag-end. Maybe another connection, maybe another relationship. And maaaring hindi ito nag-e-end eh, kasi nakikita natin pinagtitiisan, pinagtsatsagaan with the Seven of Pentacles. At ito yung nakakapagpahirap sa person mo. Yung person mo being more patient here with the Hierophant, Taurus energy. Pero kahit anong pigil niya, nahirapan siya eh. Nahirapan siya. So umiiwas siya kasi nahirapan siya pigilan ang nararamdaman niya para sa'yo. So thank you for watching. I love you all. And sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang po ng subscribe button, notification bell. I love you guys. Thank you for watching and bye-bye.